Hello! Isa na namang napakagandang araw para sa ating lahat. So, sa araw na ito, isi-share ko sa inyo kung ano-ano ang mga health benefits na maaari nating makuha sa tanim na Mayana o Coleus. So, tayo na mga ka-berks, pupuntahan natin ang aking garden ng mga Mayana. Nandito na tayo sa aming garden ng mga Mayana o Coleus. So, nag-collect ako ng maraming Coleus o Mayana dahil bukod sa ang gaganda nila ay may marami pang mga health benefits tayong makukuha dito. Mga health benefits na maaari nating makukuha mula sa Mayana. Una, ito ay may antioxidant properties. So, tumutulong ang mga Mayana para makuha ang mga toxins ng ating katawan. Ikalawa, ang mga Mayana ay may tinatawag na anti-inflammatory and analgesic properties. So, sa mga may bukol, maaari natin gamitin ang mga Mayana o Coleus. Pangatlo, tumutulong din ang Mayana para sa paggamot ng mga may irregular menstruation. Pang-apat, maaari din nating gamitin ang Mayana para sa pagpapagaling ng diarrhea. Panglima, ang mga Mayana ay maaari din nating gamitin panggamot sa stomach pain at heartburn. Pangpito, ang mga Mayana ay may antimicrobial at antimalarial properties. So, tumutulong ang mga Mayana para paglabanan ang mga sakit mula sa bacteria, virus at fungi gaya ng mga parasites at worms. Pangwalo, maaari din nating gamitin ang Mayana para sa paggamot ng sinusitis. Pangsiyam, ang mga Mayana ay nakapagpapagaling din ng migraine. Pansampo, ang mga Mayana o Coleus ay maaari din nating gamitin para sa pagpapagaling ng pimples. Paano nga ba ito gawin? Magdikdik lang ng mga dahon ng Mayana, kunin ang katas nito at ipahid sa inyong mukha na may pimples. So ngayon, babalikan natin ang mga health benefits na maaari nating makuha sa Mayana. Ito ay may antioxidant properties, anti-inflammatory, analgesic properties, nakakatulong para sa irregular menstruation, diarrhea, heartburn, stomach pain. Meron itong antimicrobial, antimalarial properties at maaari din siyang makapagpapagamot ng sinusitis, migraine at pimples. So, paano nga ba nakapagpapagamot ang Mayana? Paano ito gawin bilang panggamot? Ang kailangan lang nating gawin ay magkuha ng 10 hanggang 15 dahon ng mga Mayana. Pakuluan ito at gawing inumin. So, sa loob ng isang araw, maaari tayong uminom ng 3 hanggang 5 baso ng Mayana tea. So, ngayon, bibigyan ko kayo ng tips kung paano mapalago ang ating mga Mayana. So, madali lang naman alagaan ang mga Mayana. Gustong-gusto din ang mga Mayana na ilalagay sila sa lugar kung saan maaarawan sila. Kapag naaarawan ang mga Mayana, lalo silang tumitingkad at lalong nakikita ang kanilang ganda. Sana'y nagustuhan niyo ang tampok natin sa araw na ito. Sa mga subscribers ko, maraming salamat. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe, please click like and subscribe to Maria Janice V. Ilaya. Yan po ang ating channel. Please click like, subscribe, and share my video. Bye-bye! God bless you, everyone! Bye!